today is Tuesday dito sa probinsya namin at ngayon ay 6 o'clock in the morning, sobrang aga. So 6 o'clock in the morning dito, maliwanag na. Tapos maaga kang nagigising kasi nga, ayun, yung mga tilaok ng manok, sobrang ingay. So ayun. Since maaga pa, magdidilig muna ako ng halaman ko. Yung camera ba ng cellphone ko, parang ang taba akong tingnan, pero hindi naman talaga ako mataba. Nakakaloka. Sana naging mataba ako. I mean, sakto lang, wag naman yung sobrang taba. Para kahit pa paano magkaroon naman ako ng laman. So anyways, I will give you an update of our chicken coop. Kasi meron na siyang 3 chicks inside. Mom caught them the other day. Well, it's kinda like every day she catch one chick. So we have a total of 3 right now. Jim and I, we tried to catch them, but they're just so shy, I think. Every time they will see us, they're just gonna run away. But when mom feed them, they're just gonna stay. So we gonna leave it to mom. So yeah, I will show you our chicks inside our chicken coop. So ayan na po siya. Hindi ko siya pwedeng buksan kasi nga masyado silang sneaky. Umaano sila lumalabas pag nakitang bukas yung pinto. Hirap din kami maglagay ng pagkain kasi nga umaano sila, pumupuslit. So ayan, meron na kaming 3 dyan. So yung iba hindi pa nadakip kasi masyadong idlas pa sa Bisaya. I don't know what do you call it in Tagalog. So ayan, kumain na yan sila. Ayan, meron silang pagkain. So bali sa susunod magbubuksan namin yung dito. Ito, bubuksan namin, lalagyan namin dito yung pagkain nila at saka yung tubigan nila. Para hindi na mahirap maglagay ng pagkain sa loob. Tsaka para na rin hindi sila makawala. Ayun. Hirap kasi maglagay ng pagkain sa loob kasi wala pa silang bintana ba dito ba? Kailangan buksan yung pinto. So ayan, magkakape na ako. Kahit sa ang lupalop ka man ng mundo, ang kape ay hindi talaga nawawala tuwing umaga. Kasi yan yung isa sa pampagising. At pampagood vibes. Charot. Ito yung asukal namin gamit to. Konti na lang. Ubusin muna namin to. Pero may bago kaming binili. Ubusin muna namin to. Hugasan namin pag saka namin lilipat yung panibagong asukal. Brown sugar. Lahat na ata ng klase ng sugar dito meron kami. Kasi nga, we are the land of the sugar bowl. You make me happy. Yeah, this cup always makes me happy every morning. Papansin niyo yung bahay namin, empty pa siya kasi wala pa kaming hindi pa kami nakakabili ng furniture. Kagaya nga ng sinabi ko, ito sa probinsya napakahirap bumili ng mga furniture kasi nga yung sa province namin walang
kumbaga walang masyadong choices pa. Merong nagtitinda pero walang masyadong choices. Eh yung aking mister ay masyadong maarte. Pagdating sa mga ganyan, gusto niya yung gusto niya talaga. Ayaw niya yung bibili lang dahil kailangan. Gusto niya yung gusto niya talaga, yung ma-enjoy niya. So kagaya nga lang, pinakita ko nung aking nakaraang video na kahit yung dining table namin, wala pa kaming dining table. Temporary pa lang yung table namin. Kasi nga, hindi namin mahanap yung gusto namin. Yung gusto niya. Share ko sa inyo guys, nung bata pa ako. Kasi nung bata pa ako talagang naranasan ko lahat ng hirap ng buhay. Kasi hindi naman kami mayaman. Mahirap lang talaga kami nung bata pa ako. Tapos yun nga, nalala ko nung grade 1 pa lang ako, nag-weave na ako ng mat pa, ng baling. Tapos tawag nito, pagka pupunta ka ng school, kailangan kung sa Bisaya ba magsangpo, pag usa ka palas, usa ka mo ato, o biskoylahan. So, hindi ko lang kung anong Tagalog na, nabasensya na kayo, pero sa Bisaya, ganun siya pa. Kung nag-weave kayo ng mga banig, kasi marirelate mo yun. So, ayun, hanggang sa nag-graduate ako ng high school, ganun yung aming kabuhayan. So, kasi dito sa amin, yung kabuhayan talagang paggawa ng banig, paggawa ng bag. So, nung elementary ako, puro banig yung gawa namin. Hanggang sa overtime, nagkakaroon na siya ng pwede ginang gumawa ng bag, yung mga purses pa. Siguro nung high school ako, nung grade 6 hanggang mag-high school yun, nagbabag na kami. Kasi yung banig talagang sobrang mura. Tapos ang tagal niya bago matapos, hindi kagaya nung bag na medyo mas mahal, mas madali siya matapos. So gawa siya sa pandan ba. So ayun, kasi nga sa sobrang hirap ng buhay, sa kailangan maggawa talaga ng banig para meron kami pambili ng pagkain namin. Tapos panalala ko pa nung bata kami na yung ulam namin, yung minsan buong araw tuyo lang talaga. So napakahirap. So pasensya na guys, medyo emotional. So yung tipong gusto mong bumili ng laruan, syempre bata ka, gusto mong bumili ng laruan, hindi mo mabibili kasi na wala kang pambili. Kailangan mo pang maggawa ng baling, tapos magbenta, tapos hindi pa sa'yo lahat yun, hinihingi ka lang. Tapos kung magkano yung bibigay, iipunin mo hanggang sa mabili mo yung gusto mo. So, pero yung mga bata ngayon, pag hindi nabigay yung gusto nila, nagwawala na, hindi kagaya namin dati. So, iba talaga dati kumpara sa ngayon. Okay guys, I'm back. Umuulan na naman. Tapos yung ulan ba, inday-inday. Sobrang hina, kaya matagal yan matapos. So, ayan, itutuloy ko nga yung kwento ko nung kabataan ko. Kasi naputol siya kanina. Kasi nga, bumaba yung asawa ko, nag-almusal kami. Tapos hanggang sa meron na kami ginawang iba. So, to be continue nga, yun nga, yung kabataan ko. Sobrang hirap talaga ng aming buhay. Hindi naman ako nagsisisi na lumaki ako na naging mahirap kami. Kasi kahit mahirap kami, kumbaga pinalaki kami ng, ako lumaki ako sa lola ko at lolo ko. Kasi yung mama ko bata pa ako, nagtrabaho na siya. So yung lolo ko at lola ko ang nagpalaki sa akin. Tapos pinalaki naman nila ako na mabuting tao. Kaya ayun, thank you sa aking lola at sa aking lolo sa pagpapalaki sa akin na isang mabuting bata. Ayan, maraming salamat sa inyo. Kasi wala na ang lolo ko at lola ko. So, ayan, kahit naman naging mahirap kami sa buhay namin. Pero, hindi kami pinapabayaan ng aming lolo at lola ko. Tsaka yung mama ko, yun. Kaya siya nagtrabaho sa malayo kasi kailangan niya rin akong suportahan. Ganon. Tapos ayun, nung pagka-graduate ko ng high school, yun nga,
nag-decide ako na talagang gusto ko magtrabaho na kasi sobrang hirap ng buhay namin. So, gusto ko makabawi naman kahit paano sa akin lolo at lola. Ganun. Tapos, ayun, pumunta agad ako ng Maynila. Tinuha ako ng mama ko. Tapos, nung nasa Maynila ako, hindi na rin naging madali ang buhay ko kasi yung pinakaunang trabaho ko ay pumasok ako sa isang bakery. Tapos, ang sweldo ko lang yata ay, magkano ba yun? Parang lang yata, 900 isang buwan. Sobrang hirap. 1999 nung nasa Manila na ako. Tapos, ayun nga, nagtrabaho ako doon. Experience lang. Tapos, hindi ako tumagal. Siguro 3 buwan lang ako doon. Tapos, lumipat ako sa handicraft. Naging 120 ang isang araw ko. Medyo matagal ako na nagtrabaho doon. Tapos, ayun nga, nag-decide ako na gusto ko nang mag-apply naman sa iba. Kaya nung nag-apply ako, yung in-applyan ko, meron akong kaibigan na gusto niya. In-encourage niya ako na mag-apply kami doon sa sa company na yun. Na wala akong ka-idea kung yun. Basta nag-oo na lang ako na sige, apply tayo. Tapos nung nag-apply kami, pala yun, isang cosmetics company pala yun na nasa loob ng SM Department Store ang kanilang mga pwesto. So, ayan. Tapos, nag-apply kami. Hindi ko akalain na matatanggap ako noon. Baka sakali lang yun. 50-50 lang talaga yun. Tapos, ayan, nung pag-apply ko, siguro mga after 2 weeks, ayun, tinawagan ako na yun na mag-report ako ulit at magdala na ng mga requirements. So, sobrang happy ako noon. Tapos, ayun, doon na nagsimula ang aking pagtatrabaho bilang beauty consultant hanggang sa nakapag-asawa ako. Ayun. So, naging beauty consultant ako ng mga mga 13 to 14 years, iba-ibang company. Yung pinakaunang company ko na pinasukan is iDo. iDo, Fashion 21, naging Fanny Serrano. Ayun. Isang company lang kasi sila, no? Yun yung pinakamatagal na company na pinatrabahuan ko. Tapos yung pinakalast ko na company yung pinasukan is BYS Cosmetics. So, after noon, yun na. Nakapag-abroad na ako after. So guys, ayan lang muna ang kwento ng aking buhay. Sa ngayon, marami pang mga kwento ang buhay ko na gusto kong i-share sa inyo guys. Pero sa ngayon, ayan lang muna ang aking may share at parang mahaba na yung video ko. Mahirap na i-edit. Charot! Alright, so yeah. Thank you for watching. Hope you like this video. And if you like it, just give it a thumbs up. And don't forget to like and subscribe. Bye for now!